Hello and welcome uli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng beef adobog sa gata. And here are the following ingredients. Meron tayong beef slices, vinegar, soy sauce, whole peppercorn, bay leaves or dahon ng laurel, crushed garlic, water, and coconut milk. So ang lahat ng ingredients at exact measurements, makikita nyo ang link sa description box. Paki-check na lang. So, ang ating first step, madali lang, pagsamasamahin lang natin lahat ng ingredients natin. So, dito sa ating pan, pinainit ko na to. Lagay ko na yung beef. Yung vinegar. Yung soy sauce. Yung water. Yung garlic. Mas maraming garlic, mas masarap. Yung bay leaves. At yung ating whole peppercorn. So, haluin lang natin. So, tatakpan lang natin to. At saka, we will let it simmer on a medium heat. Maybe for about 10 to 15 minutes. Or hanggang sa mabawasan lang yung ating liquid. Hanggang sa medyo matuyuan lang yung ating beef. Bago natin gawin yung susunod na procedure. Pwede na natin isama yung gata. Yung kahang gata lang. Kasi itong nabibili ditong nasa can, creamy siya talaga. So, isang can is 2 cups ng coconut milk. So, haluin lang natin ito. Then, yan. Tuluyan na natin itong palambutin, itong ating beef. So, tikman nyo na rin yung lasa. Kung kinakailangan magdagdag kayo ng asin, kung kulang sa inyo yung alat, magdagdag na lang kayo. So, patuyuin lang natin ito. So, yan. Tingnan natin. So, yan. So, nabawasan na yung sauce niya. At thick na. So, yan na. So, sa akin, pwede na ito. So, kung gusto nyo pa na medyo konti lang ang salsa, so pwede nyo pang tagalan pa ng konti. So ito, gusto ko maraming salsa, so patayin ko na ito. Ito na ang ating beef adobo sa gata. So sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!